Pero na, di ba ang tagal-tagal mo ng ano? Kinukul si Paolo for an interview. Akala ko mo sa'yo magsasalita. Tatampalin ko yan si Paolo. Hindi kita pupunasan ng cake. Magti-thank you ako sa'yo. Sabi yung gano'n. Because cakes are meant to be eaten. Hindi ipapahid sa face. Sabi yung gano'n. Tapos nagpalakpakan yung mga tao. Di Pinaringgan nga. Ikaw naman. Diyos ko, talagang binembang mo ng binembang si Senator Cheese. Babalik ka rin pala sa kanya, Heart. Kailan ka naman magbubuntis, Heart? Ibang ilista. Baka di pa nila maamin yung umuwi. Wala kang pakialam. Ha? Ba't ngayon mo nalang din sinabi? Wala kayong pakialam. Ayun na, sabi ko nga. Ba't yung ba kasi tinatanong pa yan? Wala kang pakialam. Tapos na dilaw tayo dahil dyan. Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ikaw ba si Mama Lo? Ay, hindi ka Jess! At ito naman po si Papa O at si Ogie Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihihilit sa amin? Ay! Itchy ka mo na! Dali! Parang Tita Jess, sino ka dyan? Black ko, parang ikaw yung anak ni Palox. Banda ko, asin. Oo nga pala, kawin ko si Lolita Katko, my friend. Oo, anyway. Nakunay! Ang iyong anak-anakan, nasa news na naman. Dahil sa kanyang mga revelasyon, doon sa kanyang interview kay Tito Boy. Ah, sa fast talk. Oo, itong si Paolo Contis. Ang daming pasabog, ha? Pero una muna sa lahat, congratulations kay Kuya Boy. Yes. Sa kanyang passport. In fairness naman. Talagang si Kuya Boy ay personal na tumatawag sa mga gusto niyang interviewin. Wow! Oo, ginagamit niya na yung friendship niya. Ha? Oo, hindi niya hinahayaan yung mga staff ang tumawag. Siya ang personal na tumatawag. Pag nag-okay, saka tatawagan ng staff. Ito nga, di ba? Yung Bea Alonso na nagdamdam kay Kuya Boy nung una pero nag-sorry si Kuya Boy, nakakatuwa, hindi ba? Si Marian Rivera na si Dingdong ang madalas kumalabit sa kanya. O gusto nilang labing-labing ni Dingdong, di ba? Tapos sino pa ba? Si Alden Richards na nag-sorry kay Julian San Jose. Oo, dahil muntik na palang maging sina, di ba? At saka, ito na nga ang latest, si Paolo Contis. Yes! Oo. Pero na, di ba ang tagal-tagal mo ng ano, kinukulit si Paolo for an interview, akala ko nga sa'yo magsasalita. Di, okay lang naman. Oo. Di, syempre, ano, in fairness to Paolo, tumawag sa akin si Paolo para ipaalam na magpapa-interview siya kay Kuya Boy. Sabi ko, go, kasi taga-GMA nga siya. Siyempre, ayaw rin naman ni Paolo na magtampo sa kanyang GMA dahil inuna pa ako, di ba? So, hindi naman para magwakas ang friendship namin ni Paolo because hindi siya nagpa-interview sa atin. Okay lang yun, no? At meron din silang ano eh, kumbaga personal din yung friendship nila ni Kuya Boy. Yes. So, bigay natin sa kanila yon. At in fairness na ano naman, ano, hindi na masama. Mas mabubwisit ako kung ang pagbibigyan ni Paolo ay hindi naman close sa kanya. Oo nga. Tatampalin ko yan si Paolo. Ha? Oo. Pero syempre, ayan, ang pinag-usapan na nga ni Paloy, yung kanyang pagiging ama, yes, na inaako naman ni Paolo ang kanyang mga pagkakamali. Oo. Dahil ilang years? 7 years na hindi niya nakita yung dalawa niyang naunang anak, si Salim at si Sonia na pareho kong inaanak, kay Lian Paz, di ba, na yung last time nasa Cebu, nagpunta si Paolo, tapos ayun na nga. Nagpunta si Paolo? Sa Cebu. Swim-swim pa sila doon. Tapos si Summer, nagbigla nilang umalis. O yung kanyang anak kay LJ, na biglang lumipad sila patungong New York. Oo, na syempre, ayun, parang nawalan talaga ng anak si Paolo. Yung pag-ako na kasalanan, saludo naman ako kay Paolo. Anyways, hindi ako nagkulang kay Paolo ng pangalan. Oo. Basta, pag kami nakikita niya, nag-uusap niyan, lagi ko sa kanyang kinukulit yan. Na? Na mag-reach out siya.
nag-reach out naman. Well, as per Paolo, nag-reach out naman daw siya. Mm. Oo. At sana, I'm sure nakarating kay Lian yun. Mm-hmm. Sa Cebu, at sa mga bata, mm-hmm. Siguro, para pasalamatan ni Paolo si Lian, tsaka si John, yung asawa ni Lian ngayon, mm-hmm. ay salud, sinasaluduhan niya yung mag-asawa, mm-hmm. sa pag-aaruga ng kanyang anak, yung pagkukulang niya na pinupuno nung ni Lian at ni John. Sobrang thankful naman si Paolo. In fairness naman to Paolo, mm-hmm. doon pa niya sinasabi sa akin, o, safe naman ang mga anak ko doon. In fairness, mahal naman ni John yung mga anak ko. Mm-hmm. Kaya panatag na yung loob ko, sabi ni Paolo sa akin noon. Mm-hmm. Oo. Kaso te, parang di naman totoo yung mga pag-iyak-iyak niya doon sa interview. Gaga, kilala ko yan, 9 years old pa lang. Mm. Alam ko kung kailan siya namimeke ng iyak. Mm. Para mabasag yung kanyang, magaralgal yung kanyang tinig. Mm. Tapos lumulunok-lunok pa si Paolo noon. Talagang pinipigilan niya, kaya lang hindi niya na makayanan kasi anak na ang pinag-uusapan. Kasi alam mo, Jex, yung iyak ni Paolo may kasama ng guilt. Mm. Dahil ang dami niyang pagkukulang talaga sa kanyang mga anak. Mm-hmm. Oh. Pero as a friend, gusto mo yun? As a yes. friend. Pero as a friend naman, in fairness sa Paolo, talaga namang mabuti na makaibigan niya si Paolo. Yes. Oo. Oh. Tsaka nung, di ba, nung sila panilihan, OA yan si Paolo sa kanyang mga anak. Oo? Mm-mm, parang babasaging kristal yung kanyang pag-touring dun sa kanyang mga anak. Mm-hmm. Nung naghiwalay na, syempre kilihan yung mga bata. Mm-hmm. So, maiintindihan natin yun. Ngayon, nung dumating naman si LJ at nagkaroon sila ng anak na si Summer, mm-hmm. OA din naman si Paolo. Mm-hmm. Diba? Kung ano-ano pa yung tinuturo niya dun sa bata, mm-hmm. yung grabe yung closeness nila. Mm-hmm. Pero nung nawala, dahil below 7 years old sa Madir, kaya, yun, nganga na naman si Paolo. Ete, ba't di sila mag-anak ni Yen? Ay, teka lang, Jigs. Umamin na ba na yun? Ayun nga yung cliffhanger na ngayong Monday, mapapanood yung second part ng interview. Mm. Kung sila na ba ni Yen. Eh, andan sila ng birthday mo, ha? Hindi mo pa ba natanong? Hindi ko na natanong, dahil alam ko naman sila. Ay! Oh my gosh! Talaga ba? Alam ko naman sila. Diyos ko naman. Oo. Ano ba? Diyos ko. Hindi na natin natanong yan. Pagkilala mo yung kaibigan mo, mula ko ng maliit. Kahit hindi mo tanongin yan, alam mo na yan. But, pero in fairness to Paolo, he never nagsinungaling sa kanya, kahit mali siya. Oh. So, inamin nga sa'yo na sila ni Yen? Oo. Oh! Sila. Bagay mo lang na yung sinabi kung kailan nagpa-interview. Nagpa-interview kay Kuya Boy eh. And syempre, nangangang ako din, hoy, inamin mo na yung sa'kin dati ah. Oh. Kaya alam kong sila. Ha? Nakakaloka naman to si Nanay oh. Sana dati pa natin na balita. Kailan pa ba sila? Ay, kailan ba sila nagbagyo? Ay! Doon! Ano? Diyos ko, magkasama kayong dalawa sa bagyo. Anong gagawin niyo doon? As a friend group din. Ha? As a friend group din. As a friend. Anong gagawin nila doon, di ba? Hindi kayo muna. What? Ano ba? Gano ka ba? Nagpa-picture lang sila doon sa ano? Sa Leon? Sa Leon. Sa giant strawberry. Pero pumunta sila ng Benguet para doon sa ano, strawberry picking. Hindi. Pero, Diyos kayo, nagmamahalan naman yung dalawa. Wala naman silang sabit. Diba? O, wala naman na si Paolo. Si LJ, si Yen naman, wala din. So, bakit di pa nila maamin noon? Wala kang pakialam. Ha? Ba't ngayon mo lang din sinabi? Wala kayong pakialam. Ayun ang sabi ko. Ba't di ba kasi tinatanong pa yan? Wala kang pakialam. Ha? Sorry. We got carried away. Oo. Kami naman kasi ginagulat mo eh. Basta abangan natin si ano. Baka namamali ako. Ha? Iba lang pala sagot kay Kuya Boy. Ala! Nakakaloka, di ba? But anyway, ayan, Paolo. Wala kang hindi kinaya, kayanin mo yan. Oo, dahil natutuwa rin naman ako kay Paolo, in fairness to Paolo. Kasi, kaya Paolo, ayan, ito lang aking bilin bilang kaibigan ko. Yung iyong ipinangako sa TV, sa interview ni Kuya Boy, siguro pwede mo nang gawin.
mag-reach out ka. Kasi siyempre, di ba? In fairness naman to Paolo, sinabi naman niya sa akin talaga noon pa, pinag-iipunan niya yung mga anak niya. Mm. O, kasi kahit paano, nakakabawas ng pagka-guilty yung kanyang pag-iipon para sa tatlo niyang anak. Mm. Tama, Nay, di ba? Sabi nga, we have to take advantage of the time, di ba? Kasi nga, life is short. And itong pandemya niya, naituro sa atin na actually, life is even shorter, di ba, Nay? Correct. Kaya, make each day count, Paolo! Correct. Diba? Oo, ha? Siyempre, ayan, I'm sure yung mga anak naman niya, magkakaroon din ng pagkakataon si Paolo na makita. Sabi nga ni Paolo, kahit daw maging civil na lang sila ng kanyang mga anak. Mm-hmm. As in, maging magkaibigan na lang. No, Paolo. Dapat patunayan mo sa kanila na ikaw pa rin ang tatay nila. Diba? At hindi mo yan ma-deny dahil plakadong-plakado yung mukha. Kawangis eh. Oo, mga babaeng Paolo Contis. Paolo, diba? Sa ano lang, pilitin lang natin na magbago at maging responsableng ama sa iyong mga anak. Marami pang panahon para magawa yan. Magbabalik po ang baba. Ha? Actually, hindi na nga yung gusto nila na kay Pili. Ano daw? Iutot mo na! Dali! Ang dami ng comment. Dapat daw yun ang itatay natin. Iutot mo na! Dali! Hindi nagmamadali, nag-iipon. Uy, huwag kang pakasiguro, Jegs. Huwag kang pakasiguro. Bakit? Baka na wala daw masyadong ipon ngayon eh. Sabi ko, huwag siyang pakasiguro. Baka diba? Maya-maya lang bubulwak ka. Kakaldaging ka dyan sa likod. Kasi may kakaldaging ka sa likod. O anyway, o yung aking magbati, si Willy Revillame. January 27 yan, si Kuya Will. Happy birthday! Okay na ba kayo, te? Bakit? Ba't naman hindi kami okay? O diba, te? Nagtampo ata sa'yo nung soft launch ng All TV. Dahil yung sound system, sabi mo parang mono. Ah! Diba? Naalala mo pa yun? Hindi ko alam kung may tampo sa akin si Kuya Will. Oh. Ang importante, wala akong tampo sa kanya. Yes. Diba? Yun ang importante sa akin. Anyway, syempre nag-celebrate si Willie, no? Yes. Oo, nandun si Karen Martinez. Oo, bongga. Eh, dudukot kami sa'yo ng pictures, Karen Martinez. Kasi yes, nakita natin dun si Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Si Randy Santiago, kandilin na, eh, diba? At saka marami pang iba. Oo. At syempre, nag-celebrate din si Miss D, Dina Bonnevie. Ay, oo. Ng birthday sa kanilang restaurant, yata. Yung second restaurant nila. Ang dami lang tumatawag sa kanina, Queen D. Queen B, di ba? Tsaka Mama D. Oh, di ba? Oo. May nag-blow din siya ng cake, te. Oo. Nagparinig kay Alex, di ba? Alam mo, kami na naman mababas niyan, Jex. Oo nga. Makasabihin na naman, oh, hindi nyo na naman tinantanan niyan, ganyan-ganyan. Eh, yun nga po yung lumabas kay Miss D. Yes! Oo, then nag-message si Miss D, hawak ng waiter yung cake bago hipan ni Miss D. Yes. Ano sinabi nga niya no, nung hinipan na niya? Sabi niya ganon, ano, hindi kita pupunasan ng cake, magti-thank you ako sa'yo. Sabi niya ganon. Because cakes are meant to be eaten, hindi ipapakit sa face. Sabi niya ganon. Oh. Tapos nagpalakpakan yung mga tao. Di Pinaringgan nga. Oh, yun nga yung lumalabas. Pinaringgan ni Miss D. Kasi hindi na mga comment ng mga netizen na pinaringgan ni Miss D itong si Alex Gonzaga. Kumanta yan si Miss D. Pagantayin mo ba naman sa set eh? Pinamin na ba ni Miss D na si Alex yung matagal dumating? Diyos ko naman, Mama Loy. Kahit naman walang clue. Alam na alam na kung sino yun. Joke sa'yo, Jess. Makapaghubad na nga. Manay, na naman. Nagpunta si teacher mo. O anyway, hintay natin kung sasagot si Alex kung sakit siya. Kasi kung matatandaan natin na merong pinaringgan si Miss D nung araw. Yes. Na meron daw siya naka-work na ano nga sabi ni Miss D? Ayan po . Talagang sinabihan ko siya, who do you think you are? Oh. You're famous?
Who are you? What name have you made? Have you carved your name in stone in show business? Uh-huh. Your call is at 9 and you come down from your van at 12 na nakapajama. Really? Sabi sa kanya, hindi pa pinapanganak ka magbabasto sa akin. If you want to continue taping this soap like this, do it yourself. Yan yung galing sa kasama sa panulat na si Alan Jones. Mm. O yung sinabi ni Miss Dina. Nasinagot din ni Alex yan. Huh? Oo. Huh? Sa kanyang podcast. Ooh. Ayan. I was so traumatized. Pinagsisigawan ako ng isang artista na matanda. Pinagsisigawan niya talaga ako from head to foot, everything. Kasi akala niya galing ako sa bahay, late lang ako. Hindi niya alam na galing ako sa work kasi siguro hindi sinabi sa kanya. And then after how many years, she's painting me as the bad guy na deserve ko. Nung pinapanood ko, parang I think hindi ako yan, pero parang yung kwento ko yung sinasabi niya, pero mali yung kwento niya. Di ba may mga ganun? May mga tao na who did you wrong or who traumatized you. And then you won't even talk about it. Parang you would just let it be. And then pag sila pa yung nagkwento, sila pa yung mabait, ikaw pa yung masama na parang ibang-iba na yung kwento. Di ba? Kaya yan na, nag-ano-ano, nagsanga-sanga na. Ba't wala ng blind item na? Oo, kaya nga, tinan mo yan, nung biglang ang dami na nagre-reklamo on mga encounters nila kay Alex, ayan na, parang sinasabi ng ilang netizens, tama pala all along si Miss D. Confirmed! Oo, sabing gano'n. Sagutin kaya ulit ni Alex to, itong bagong patutsada ni Miss D? Well, kung ako kay Alex, ha, huwag niyang sagutin. Let it die a natural death. Ay, ang taray ng English, ha? Yes. Oh. Huwag niyang sagutin, kasi kung ako manager niya, huwag mo na sagutin, dead man na. Lilipas din yan. Huwag lang talaga every birthday day may cake, no? Kasi maaalala ka talaga, Alex. Tama na kaya, Jex! Ito talaga si Jex. Oo nga. Inamin naman na niya yung malinis. Oo, diba? Sorry naman na siya. Malay mo si Alex, bigyan ka ng cake. Yung money cake, Jex. Yung talaga, Alex. Oo. Pagdating sa dulo, may ahas. Pero umanay, no? Hanggang kailan kaya yung may isip ng mga tao pag may nakitang cake, Alex Gonzaga? Hindi. Ako every time may makikita akong cake, titingnan ko kung ipapahid dun sa naghawak. Ah. Yan ang aking ano. O, dahil kahit naman kayo, diba, maalala niyo yung issue kay Alex sa cake. Pag nakakita kayo ng cake, at titingnan niyo kung gaganunin nga yung cake sa katabi o sa kaibigan na close dun sa may birthday. Hindi na matatanggal yan, nandiyan na yan. Kasi lagi mo namang maalala talaga yan ang pangyayaring yan pag may cake. Parang yung ano na, yung idon sa yata mo ko, yun yung bubuhatin. Ito naman, baka i-Alex Gonzaga ha. Correct. Pagano na yung maging dialogue ngayon sa mga birthday, no? Oo, ayan. At least, di ba, nakapag-establish si Alex sa mga ganong factor. Di ba? May recall. Diba? May recall ka, Alex. Hindi ka na ma-reach. Ha? Hindi, di ba? Ako yan, gusto. Tatawanan ko na lang yan. Napalilipasin ko na lang yan. Kasi everyday naman, may bagong issue. Tama. Diba? Pabagayan yung ano yun, turning the negative into positive. Oo, di ba? Kaya, okrayin na naman tayo ng mga netizen. Sabi, hindi na naman tayo makamove on. Wala ang hindi makamove on. Yung mga bashers, hindi makamove on. Oo, hindi nga sila makamove forward. Ha? Ay, pero ito na, ya. Si Heart Magalisa, tsaka si Sender Cheese Escudero, mukhang nag-move on and move forward na. Oo, diba? Lagi na natin sila nakikita magkasama. Together! At kung saan nandun si Heart, andun din siya. Sinasabayan din ni Senator Cheese Escudero yung pananamit ni Heart. Oo. Nagagawin din siya? Gagawin? Hindi! Siyempre ko ano yung katerno nung gown ni ano? Oo! Job forms, so ako ng formal dress. Nakasuit naman si Senator. Correct. Oh, pero nakakatuwa na yun, no? Kasi parang kita mo na parang bumabawi, nag-e-effort si ano, si Senator Cheese. Siyempre, nung kampanya, nakita natin kung paano siya sinamahan ni ano, naman. Ni Heart. Ngayon naman, dun sa mga ganap ni Heart sa Paris,
Ay, sinasamahan na rin siya ni ano, Senator Cheese. Ang oh, sweet. Di ba? Kaya naman, ano, sana tuloy-tuloy na yan, ano. Mm-hmm. O ganun lang din, hindi ba? Si Hart ba may sinabi against Cheese? Wala. Nung sila'y nagkalabuan? Wala. Wala tayo narinig. May narinig din ba tayo kay Senator Cheese? Wala, di ba? Okay, magkasama sila. O, di ba? Anong pakialam nila sa pakialam natin? Yan yung sinasabi mo na yun, huwag magpapakawala ng ano yun, ano yun yung mga salita. Huwag kayo magbibitaw ng salita na lalamunin din ninyo. Mm-hmm. At babawiin din ninyo pagdating ng araw. Kasi tulad yan, kung si Hart, kunwari, noon eh, binash niya ng binash o inokray niya ng inokray si Senator Cheese. Mm-hmm. Tapos magkakabalikan din sila. Puputokan ngayon ng netizens si Hart. Ikaw naman, Diyos ko, talagang binembang mo ng binembang si Senator Cheese. Babalik ka rin pala sa kanya, Hart. Kaya, di ba, yun, at least walang narinig mula sa dalawa. Sino ngayon makakapanumbat nung nakikita nating masaya si Hart at si Cheese? Saka yung sinasabi na, di ba, na ano, sabi nila, everybody deserves a second chance, pero actually, hindi na eh. Kailangan i-deserve mo yun, di ba? Di ba, kaya you have to ask for the second chance. At some point nga, you have to beg for the second chance. Tapos kailangan mo i-prove yung sarili mo na worthy ka ng second chance na yun. And siguro yun yung nakikita natin ngayon kasi sa kanilang dalawa. Na talagang they're working on the relationship. So ito na naman, mababalik na naman itong issue na ito. Ngayon, okay na si Hart at si Cheese. Tapos ano na, kakalampagin na naman ng ibang netizen si Hart. Kailan ka naman magbubuntis, Hart? Ibang ilista. Di ba kayo na ulit? Kailan mo gusto mag-anak? Tapos sasagot na naman si Hart. Katawan mo ba to? Ikaw ang paka-kay Cheese. Ay! Nakakatensya. Diba? Nakagubanan na si Hart, diba? Ba't nyo kami pinipressure? Oo. Ba't nyo kami pressure, no? Diba? Pero yun nga, Nay, no? Baka yun na naman yung sunod na ano, issue. Ang pressure na naman kay Miss Hart. Oo nga. Diba? Anyway, ayan. Ako yung natutuwa, personally. Para kay Senator Cheese at kay Hart. Ayun, sana tuloy-tuloy na yan. Yes, sana lagi ko kayo nakikita ng mga taong together at happy. Yes. Para ma-inspire. Kesa mag-isip na baka ano na ba, wala na ba, wala na yata, wala na nga. Oh. And with that, mga kaibigan, ito pa rin po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ako, kung di pa ho namin kayong subscriber, malapit na ho kayo mag 800,000. Sana naman po tulungan niyo na po kami. Mag-subscribe po kayo na dyan lang po lang sa ibaba, ikiklik niyo. At kung naibigay po ang aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming mga chika, i-comment niyo na po yung below. I-click ang like button at syempre, hindi rin po kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik yung kayong unang-unang manonotify na meron kami ng latest update at syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre sa Tita Jack's channel may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At syempre pa ang panayam natin sa isang TikTokeries na, lagi nagpa-viral. Mm-hmm. Oo. At kilalang-kilala niyo to, Jinx. Oh. Si Magdalena Fox. Ay! Oo. Alam, nakakaloka. Oo. Kung ano yung ginawa sa kanya ng parents niya. Oo? Oo, kaya siya iyak na iyak sa interview. Eto po. Para siya man nagtatanong kung ano ang ginagamit ko para maging makinis talaga, na talagang glossy skin. Wala siyang pakialam kahit pumangit siya sa TikTok, balahurain niya ang kanyang sarili. Marami kasi mga gwapo at mga ganda. Pag gumanyang magma 1 million, ako hindi po pwede. Kailangan buwis buhay talaga. Ano bang buhay ni Magdalena nung siya ay nasa Tacloban? Siyempre, bakla pag probinsya, pag bakla ka, hindi ka tanggap ng magulang. Hindi mo ako maintindihan, Sir Ogie. Parang pag may napanood nito, parang ang sabasap, may naputol kasi sa akin. May naputol. Ayan, ako ang kabuuan po niyan sa Ogie Diaz
inspires, mm-hmm. ha? At syempre pa, oy ha, yung mga kababayan natin dyan, naghihintay kami sa US. Yes! Sa Canada. Uh-huh. At syempre sa some parts of Europe. Wow! Ayan, bago kami dumating dyan, uh-huh. ay naku po. Kung gusto niyo po magpadala ng pera dito mm-hmm. sa Pilipinas, sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, yes. di ba? Ay nako, andyan na po ang Sendwave. Ayan, uh-huh. hanapin nyo lang po ang Sendwave app. Uh-huh. Yes, oo, nandyan po yan. Meron pong app yung Sendwave. Uh-huh. At napakadali lamang po, para kayo nagsisend ng GCash. Ay, pardon. Yes, ganun kabilis. Cash na sa broadcast? Oo, o pwede rin yung GCash o kung saan mang banko ninyo gustong ipadala ang pera mula dyan sa US patungo rito, no? Uh-huh. Oo, at fee-free. Wow. Oh, ibig sabihin, walang charge sa pagsisend. Doon lang sila kumuprot, Loy, sa exchange rate. Na hindi mo mamalayan na nakurutan na pala yun, pero parang ganun din halos yung matatanggap mong pera. Oh, kaya kinai-insecure ng ibang money remittance channels. Ang Sendwave app. Yung iba na yung may fee na, tapos ang baba pa nung rate. Oo, diba? Correct. Oo, kaya yan ha, napakadali lamang po. Sabihin nyo dun sa inyong mga mahal sa buhay na Sendwave app na lang ang gamitin. Yeah. Ha? Pero syempre, kung mga first timer kayo, naku, meron kayong free $10 credit. Wow! Yan. Basta ha, gamitin nyo lang ang aking promo code OGIEOG. Yan. Wow. Huwag yung kalilimutan yan, ha? Sendwave app. Yes. At kung naguguluhan pa rin ho kayo, nandyan ho sa ilalim ang description. Punta na po kayo sa description section. Ayan. Yes. At syempre pa, ito pa rin po yung link ko at papahosin Ogie Diaz na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabi! Every gising is a blessing! Ano nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay! Itchy ka mo na! Dali! Happy birthday, Mommy! Happy birthday pa na ni Mommy! Happy birthday, Mami. I love you. Oh, yeah, oh. At syempre pa, oy, si SK ng Lower Taguig. Okay. Ang Dingdong Bahay. Ay, happy birthday, SK. Happy birthday, Dingdong. Uy, Nay, kanina sinasabi mong ano, makakapagpadala na ng pera sa Pilipinas. Ang laki ng ngiti ni Jex. Oo, oh, kasi pwede na sa GCash ni Jex. Bumagsak. Hello, oh. Mga ka-ano sa Amerika. Pero, i-try niyo po yung ibang number. Huwag po yung number ni Jex. Number ng GCash ng mga kapitbahay nyo, mga kamag-anak nyo. Yes, po. Kapamilya nyo, uh-huh. ha? Uh-huh. Siguruhin nyo po. Paki-block po ang GCash number ni Jex. Ay, yun, ay, pong pangalan. Ayan,